Bitawi na ng Food and Drug Administration ang ban sa paggamit ng artificial sweetener na magic sugar. Pero kahit ligtas itong gamitin, kailangan pa rin magpaalam sa ahensya ang mga magbebenta nito para matiyak na tama ang label ng produkto. May news to go si Ivan Mayrina. Madalas sa takbuhan na uuwi ang panguhuli ng mga otoridad sa mga nagtitinda ng mga samalamig at ibang inumin na gumagamit ng magic sugar. Isang uri ng artipisyal na sangkap na nakapagpapatamis kahit konti lang ilagay na tila ba magic. Ang magic sugar kasi, nakilala rin sa tawag na sodium cyclamate, cyclamic acid o calcium cyclamate, posibleng makapinsala raw ng bato at atay, kaya ipinagbawal noong taong 2000 ng Food and Drug Administration o FDA. Matapos ang 13 taon, binawi na ng FDA ang ban sa magic sugar. Ayon sa advisory ng FDA, aprobado na raw ang paggamit ng magic sugar sa mahigit 100 bansa. At sa pag-aaral daw ng mga eksperto kabilang ng World Health Organization sa mga bansang ito, wala raw na obserbahang panganib sa mga gumagamit ng magic sugar. Gayunman, kailangan pa rin daw magpaalam sa FDA ang lahat na magbebenta ng magic sugar para matiyak ang tamang paglalagay ng label ng naturang artificial sweetener. Ang mga nakausap ko nagtitinda ng samalamig nagulat sa pagkambyo ng FDA. Pero sabi nila, sa ngayon daw ay wala sila nakikitang dahilan para ibahin pa ang nakasanayan ng asukal. With brown sugar yung ginagamit ng kuya, magana kami ng natunaw lang namin. Maraming sinasabi, di ba, bawal yun? Ay, hindi na nga po bawal. Ay, hindi na ako gagamit nun. Parehas din lang naman ang lasa, sir. Tingnan natin kung ano, kung mas maganda sa sinasabi nila. Pero parang masama daw na eh. Para naman sa mga suki ng mga samalamig na patok ngayong tag-init, kung sa lasa lang ay wala raw silang nababatid na pagkakaiba sa mga ginagamit na pampatamis sa kanilang paboritong inumin. Tamis naman. Ha? Sarap. Sarap. Ikaw ba may diferensya malalasahan mo kung ang ginagamit na asukal, brown sugar, white sugar, magic sugar o anong pampatamis? Hindi ko ma-determine kung ano-ano, basta matamis lang, hindi ko ganong makapasok. At basta masamis, ayos na. Ayos na. O kung sabi ng FDA, di mas okay. Pero kayo, sa diferensya sa lasa, matutukoy nyo ba kung... Hindi. Ang Sugar Regulatory Administration naman, pag-aaralan pa daw ang mga detalye ng bagong abiso ng FDA. Gayunman, hindi raw nila ipinapayo ang paggamit ng anumang alternatibo dahil sinusuportahan nilang sarili nating industriya ng asukal. Ivan Mayrina, GMA News.